Good evening, 6:50 PM na ng gabi dito sa Kenya. So inaantay yung Mr. ko at si Henry. Susunduin namin yung pinsan ko sa airport nang galing siya sa Pilipinas. So ito yung anak ko, sobrang kulit. Sobrang excited na siya sa pagdating niya. Yung darling niya. Ayan. Kasi akala namin ma-offload na naman siya for the second time. So sobrang saya na. So andyan na yung Mr. ko at si Henry. So paalis na rin kami. Siguro mga 20 to 30 minutes lang to airport. Yan, super excited. Ayun nga pala si Henry. Yung pinsan ko ay fiancé niya. So, in-invite niya si Darlene dito sa Kenya para magpapakasal na sila. Diba? So, pasensya na nga pala kayo kasi first time kong mag-voice over ng video. First time ni Darlene dito sa Kenya. So, bali last year, nag-travel si Henry sa Pilipinas. So, nag-meet na sila. Kaya siya naman yung in-invite niya dito ngayon. Yan, yung Mr. ko na yung nag-drive kasi sobrang traffic na. Ngayon, habang nagka-drive to airport, ikukwento ko na lang kung paano sila nagkakilala. So, bali si Henry ay friend ng Mr. ko at naghahanap siya ng Pilipina na mapapangasawa. So, in-introduce ko yung pinsan ko sa kanya, si Darlene. 3 years silang magka-chat, long distance. And then last year, sumama siya sa amin sa Pilipinas and then nag-propose na siya. Tapos ngayon, i-invite na siya dito sa Kenya. Kaya namin si Henry nag-travel sa Pilipinas para ma-meet niya yung girlfriend niya at saka yung family niya. So, naging okay naman si... Kaya in-invite naman niya dito si Darlene para ma-meet naman niya yung parents niya. Actually, pangalawang na-offload siya noong una eh. So, ito yung pangalawang try niya at naging successful naman. So, walang problema sa immigration kasi kompleto naman yung mga documents niya. Ngayon nga, ipapasok na kami ng airport. 7 PM na dito pero sobrang liwanag pa. Ayan, medyo kabado si Henry. Medyo Mr. ko nakaupo sa isang sulok. Kasi parang na-delay yata si Darlene. Hindi pa siya lumalabas. Kasi mga 20 minutes na kami nag-aantay. So ayun, sabi ko, punta na tayo dun sa exit. Baka nandun na siya. Kasi baka matakot siya. First time niya kasing pupunta ng Africa. First time din niyang magta-travel. Ayun yung anak ko. Sobrang excited. Nagbi-video na rin. Nagbi-video siya kanina pa. Sabi ng Mr. ko, parang andun na siya. Ayun na nga, namataan na ni Henry. At finally, nagkita rin sila after 1 year. Ayun muna, bye-bye!